Let's start quetiapine, 100 milligrams once a day at bedtime. Maintain on nicardipine drip, 10 milligrams in 90 ml sterile water. Start at 5 milligrams per hour, then titrate to maintain SBP less than 140. Please do routine EEG and neurovital signs Q1, okay? Sige. Ray, anong nangyari sa akin? RJ, you've had a severe traumatic brain injury with multiple skull fractures and epidural hematoma. You've had diffuse axonal injury. Hindi ka nga nagising kagad after your surgery. Do, paano na pa? Annalyn? RJ, hindi si Annalyn yun. Siya si Nurse Irene. Pero pinatawo ko na si Annalyn. Tay? Robert? Wala. Good news. Nakakapagsalita na si RJ. Robert, kamusta ka na? Oh my God, we were so worried about you. Akala namin hindi ka nagagaling. You have to help us. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Para malaman ka... Ma'am! Ah! Baka mamaya po mabigla po si tatay. Dahan-dahan lang po. Umiiwal ka na naman eh! Alis. Umalis kayo. Umalis kayo. Alis. Umalis kayo. Sige na. Dok! Sige na, Mara. Sige na, mauna na. Alis! Kasi lumabas na muna kayo. Mamaya Alis. Na, mamaya na. Dok. Alis. Alis. Let's give him a mild sedative and start on nicardipine drip to maintain BP of 120 to 140. Annalyn, where do you think you're going? Pinagbawalan ka na nga sa loob, di ba? Kakakulit mo kay Robert, ayan, tumaas tuloy ang BP niya na dahil sa'yo! Dahil po sa'kin? Hindi po ba dahil sa'yo? Actually, di ba nga po bago mo kuma si tatay, ikaw yung palaging source of stress niya? Kapal din naman ang mukha mo, no? Ako pa sinisisi mo? Bakit? Sino pa po ba? Totoo naman po sinasabi ko, ah. Moira, kakagising lang po ni tatay galing sa coma tapos isistress niyo po siya. Ma'am, nag-i-reboot pa po yung utak ni tatay tapos kung ano-ano po isasabihin niyo sa kanya, syempre hindi niya po matitake yun. I just want him to get back to normal. Pero ma'am, hindi po kasi ganun yun. Zoe, alam mo yun, di ba? Ang hindi ko maintindihan. Alam mo yun, pero hindi mo pinipigilan yung nanay mo? Parang gusto niyo bumalik sa koma si tatay, ah! Bastos ka! Mamuera, namimiya sana po kayo, ah. Ayoko po kayong patulang, pero sumusobra na po kayo. Annalyn, ano ba? Annalyn! Bakit mo inaaway si Moira? Lo! Wala po akong ginagawa! Pero sige po! Hindi ko na po i-deny kasi, di ba? Kahit ano naman pong gawin ko, kahit anong sabihin ko, hindi naman kayo maniniwala sa akin! Ano, Zoe? Oh, ba't hindi ko umiyak? Ba't hindi ka magpanggap na sinaktan kita? Andiyan na si Lolo, oh! Ano? Annalyn! Wala kang galang, ha? Tumigil ka! Bakit? Totoo naman po yung sinasabi ko, ah! Na kahit ano pong gawin ko, hindi po kayo maniniwala sa akin, di ba? Kasi nga po, anak lang po ako sa labas! Tama! Anak ka nga sa labas. Kaya, lumayo ka na. Alis! Akala ko po, reasonable ko yung tao. Pero mali po pala ako.
sa akin ni Adeline. Okay lang, Dad. Okay lang. It's okay. Ang sakit lang ang hawak na sa akin. Pasensya na kayo. Uminit pa yung ulo mo. Ay, kaso takpatan dito ka. Di ba may family conference kayo? Mars, try mo naman maging makahiya plant minsan, no? Oo, para maging sensitive ka. Okay lang na wala ako dun. Importante, gising na si tatay. Ay, nga pala, Dok. Nakausap ko kanina si Nurse Irene. Ang sabi niya, tinawag daw siya ni Dok RJ na Annalie. Inahanap ka ni Dok. At, take note ah, di daw sinabi ni Dok RJ yung pangalan ni Ma'am Moira tsaka ni Zoe. Eh, siyempre naman, no. Si Dok Annalie lang malakas kay Dok RJ. Kaya, Dok, dapat magpakita ka sa kanya. Kasi baka makatulong ka sa pag-recover ng mga memories niya, di ba? Yep. Sa ngayon, may memory lapses pa si tatay. Pero sana pagkatapos ng ilang araw, bumalik na yung mga naaalala niya. Para malaman natin kung na-aksidente ba talaga si tatay. O may nagsadya na mahulog siya. Dok, ano na ba talaga nangyayari dyan kay Obeng? Well, sir, he's still disoriented. Kaya siguro mas mabuti po wag po muna natin siyang binobombard ng mga questions kasi pwede po siya maging agitated. He still hasn't achieved the full neurologic recovery yet. But, you know, he's getting there. However, right now he's on the agitated and confused state, stage 3 of 4. So that's around 75 to 80% recovered already. Pero Ray, bakit wala siyang nakikilala? Does he have amnesia? Amnesia? Ano yan? Parang teleserye? Mawawala ang kanyang alaala? Amnesia can happen po when there's damage po sa hippocampus at the temporal lobe, affecting the limbic system or the thalamic connections po. I believe po na wala namang permanent amnesia si RJ. Nakilala niya ako eh. It's just that meron siyang mga memory lapses, which is normal given his condition. He is susceptible to fragmented memories, meaning may chance na hindi chronological ang pagkakabalik ng mga alaala niya. Wala na ba siyang ibang nakikilala bukod sa'yo? Well, that's the good news. Yung isang nurse kanina, napagkamalan niya si Annalyn. I'm very positive about RJ. Gagaling siya. Obeng, kailangan mong maalala kung sino. May mga pulis na dyan sa labas. Baka sakaling maalala mo para mahuli ka agad kung sino man yon. Gusto ko siya sana na inibira natin ka sa birthday mo po. Parang yung pa-advance birthday. Gusto ko lang ito. Alam ko na ito ang magiging pinakamasaya kong birthday. Annalyn. Si Annalyn? Ang humila sa'yo? RJ, sigurado ka bang si Annalyn ang dahilan ng pagkakalaglag mo sa hagdanan? Sino si Annalyn? Hindi mo kilala si Annalyn? Natatandaan ko yung pangalan. Pero, sino siya? Sir Pepe, this is all due to memory lapses. RJ, si Annalyn may doktora dito na anak mo. Anak ko? Di ba si Zoe ang anak ko?
Obeng, Obeng, alalahanin mo mabuti. Sino ang humila sa'yo? Balikan mo. Tay, pakipatay yung ilaw. Nasisilaw ako. Ayan na, RJ, pinatay ko na yung ilaw. Nasisilaw ka pa ba? Okay. Sir, siguro tsaka na lang po natin siya tanungin ulit. Baka lalo'y kasama po niya eh. Bakit ayaw mong papuntahin dito yung mami mo dahil may mga pulis? May problema ba doon? Hindi ba dapat andito nga si Ma'am Moira? Para kapag may nabanggit si tatay tungkol sa kung sino gumawa sa kanya doon, eh malaman agad natin. Yun nga eh. Ayaw ko siyang papuntahin dito dahil sigurado susugurin niya kung sino man yun. Uunahan niya yung mga pulis and I don't want her to get involved. Oh, Zoe. Buti nandito ka. Tito, kamusta po si Daddy? Nakausap na namin siya. Pero, he's still disoriented. Sensitive to light and may mga memory lapses pa rin. But I'm sure alam mo to, this is post-traumatic amnesia after brain injury. When a patient emerges from coma, usually little or no short-term memory, which is actually normal in the recovery and the healing process. As you well know, I'm sure you're aware, memory is the slowest part of the conscious mind to recover. Pwedeng weeks, pwedeng months. At least, may nalaman tayong bago. Nabanggit niya na may humila daw sa kanya. Ho? May humila daw sa kanya? Nakilala ba niya kung sino? Hindi niya matukoy. Pero, nabanggit niya, ikaw, Annalyn. Ako po? Lo, hindi ko po matutulak yung tatay ko.